Happy Saturday, everyone! Ang ating Saturday menu ay tinumis o dinuguang pork. Ayan po, naghiwa na si tita ng sibuyas, bawang, kamatis. At ayan po yung titinumis natin. Ayan din yung dugo. Wow! Parang natakot ako doon ah. Joke lang. Ayan, magigisa na po si tita. Nagpainit na siya ng mantika at tinalagay na niya ang bawang. Next na po ang ating sibuyas. At susunod sa sibuyas yung kamatis. Igigisa lang muna niya yan. And haluin lang daw hanggang sa kumatas ng kumatas. Pinipigyan ni tita yan ay yung kamatis para mas makatas daw. Pag medyo okay na siya at luto na yung kamatis, bawang at sibuyas, lalagay na yung meat ng pork. Ayan po. Hinulog na rin niya pati yung sili na pinutol-putol niya. Nilagyan niya ng asin para may pampalasa na daw. At saka susunod yung lalagay ay suka. Ayan po, tinatansya lang din niya. Hindi niya sinusukat kung gaano karami yung meat. Basta alam na niya yon. After niya maglagay ng suka, tatakpan muna niya para palambutiin yung ating karne dahil medyo matigas pa daw nga ito. Mga 5 to 7 minutes nga daw yan. Pero check syempre from time to time. Pagbukas na nga, ahaluin muna daw niya kasi baka nagdikit-dikit na. At baka natuyo na, so hindi naman pala. Ayan po, na-check niya, medyo matigas pa nga daw, kaya tatakpan niya ulit. A few moments later. Tcharan! Malambot na nga daw at binuksanan niya. Ayan po, at may sabaw pa rin siya. Lalagyan na po natin ang magic sarap. Ayan po, parang sumarap na ang ating dinuguan. After ng magic sarap, pakuliin muna natin at saka ibuhos ang food color na kulay red. Nakakangalay pala to kasi dire-diretso daw dapat ang paghalo para hindi mamuumuo yung food color natin. Ayan po, halong-halo lang. Malalaman niyo daw yan kapag luto na. Pag ganyan na ang kanyang kulay. Wow! Kulay tinumis na nga po siya, guys. Mukhang ang sarap-sarap. Kaso nawala yung kulay verde na sili. Naging kulay red na din. Ay, black pala. Di ba, pwede pa naman daw ulit maglagay dyan ng sili kasi hindi naman ganun kaanghang yung siling verde. Habang pinapakulo niya yan, nakita ko may sinalang si tita. Buto daw yan ng langka. Sino sa inyo kumakain ng buto ng langka? Masarap daw yan kapag nilalaga eh. Parang daw, kamote. Tama ba? Sayang daw kasi kung itatapon, kinakain naman daw talaga yan. So back to tinumis. Ayan po, nakalimutan niya daw lagyan kanina ng pamintang durog. Kaya late na niya na ilagay yung paminta. Pero pwede pa naman ihabol kasi nga, hindi pa naman siya talagang luto. Papakuloyin pa yan ng kulong-kulo para maluto yung ating nilagay na food color. So ayan po yung request ko na siling berde. Naglagay ulit si tita para may konting sipa sa patis mamaya. Naglagay nga din pala siya ng kaunting asukal para daw merong pang timbang dun sa lasa niya na hindi ganun kaasim, hindi ganun kaalat. Basta, yung sakto lang. Palagi daw siya naglalagay niyan. Ayan po, nagdagdag ulit siya ng asin and then pakukuloyin lang. After ng isang kulo, ay ready na po ang ating tinumis at ilabas na ang maywagang mangkok. Ilalagay na po ang aming parte para makakain na po kami ng lunch. Ayan po, at dinadagdagan ni tita. Thank you, tita, sa pagluto ng lunch. So ano pa nga ba ang gagawin? Tara na sa mesa at tayo kumain ng lunch. Kain tayo, mga mare! Lamang po for today's video. Thank you, Lord, sa mga blessings. Bye-bye!